bago tayo magpunta sa direct examination ganito. Bilang practitioner, no, bilang legal practitioner or private practitioner litigation, no. May mga bagay kasi na mga hindi na pag-aaralan sa law school, no. At matutunan mo lang kapag nandiyan ka na sa practice, no. Mga unwritten rules kumbaga, no. Like for example, ang pakikipagtungo mo sa mga kwan, no, sa mga court employees, sa judges, sa kapwa mo abogado, no. Importante kasi na maganda ang iyong rapport, no, sa mga court staff, no, especially kasi pagka mabait ka, mabait din sila sa iyo, no. Hindi ka nila iipitin kahit magpa-photocopy ka lang ng dokumento diyan, hindi ka nila pahirapan, no. Kasi kung salbahe ka abogado, minsan kahit maghingi lang ng copy ng TSN or pleading o magpa-photocopy ka lang diyan kung ano-ano, pahirapan ka ng mga court staff, no. Sisimangan kanila, no. So kailangan friendly ka lang sa mga court staff. At the same time, dapat friendly rin sa mga kapwa abogado at sa huwes, no. Respectful sa huwes, yan ang pinaka-importante sa lahat na court etiquettes, no. Minsan may mga bagay na mainit ang debate during trial between ang argumento mainit between you and the adverse counsel, no. Pero dapat natin tandaan na hindi natin kalaban yung mga abogadong yan, mga kabaro natin yan, you know. They're just, you know, working for their clients, no. At iwasan natin na magiging emotional lagi, no. Pagka mag-involve na yung emotion, no, sa kliyente, masisira na yung diskarte mo, eh, no, sa trial. Kasi parang galit ka na, eh, no. Dapat medyo distansya ka ng kaunti sa kaso. Para, yun lang naman ang experience ko, para medyo objective ka, no? Makapag-isip ka ng maganda. Kasi kung masyado kang emotional sa kaso, masyado kang naiinis sa kalaban mo, nasisira ang diskarte mo, no? Nasisira ang diskarte mo. So, yun. Dapat maging mag-aalam tayo sa court, sa judge, sa staff, sa kapwa abogado, no? Always pay respect to everybody. And ang sinasabi ko nga, always come to court on time. Kung 8:30 ang hearing, dapat mga 8 o'clock na nandang sa court. Di bali nang late si judge. Maraming judge na late talaga, no? Usually 10 o'clock na dumadating, no? Pero pag nasanay ka kasi na lagi kang late, no? Ano, nakasanayan mo na, eh, no? So dapat maaga ka talaga sa court. Di bali ikaw mag-antay, hindi yung judge ang mag-antay sa iyo. Ganun ang mga pinaka-importante diyan na etiquette, no. Kag isa pa yung ang laging sinasabi na dapat magiging honest ka sa court, magiging frank ka, no. Pagka sinabing bakit hindi ka nakapag-file or bakit ka na late, huwag ka na magrason na keso ma-traffic, keso ganito, no. Bakit hindi ka nakapag-file ng pleading mo on time, keso marami kang ginagawa, sabihin mo ng totoo na nakalimutan mo, nawala sa isip mo, no. At least you must be candid with the court, no? Regarding anything, no? Huwag kayo magtago sa court kasi yung mga judges na yan, sa mga abogado yan, mga abogado naman yan, eh, hindi natin pwedeng palusutan yan, pare-pareho tayong mga abogado, eh. No? So, sometimes, yung mga huwes at sa mga judges, mas gusto pa nila yung mga abogadong candid, no? Na inaamin na lapse nila, nagkamali sila, hindi na file on time. So, humihingi ng palugit para makapag-file. No, so all in all, ganun lang naman yung mga unwritten rules diyan sa private practice, no. Kahit na sa government kayo, kahit balang araw yung iba sa inyo magiging probably public attorney or prosecutor, no, or judges, kung ganun din naman, respect lang sa parehong abogado, parehong officers of the court, no. Importante 'yon, no. Sometimes yung mga language natin, we must be temperate with our choice of words, no, sa court, even in the pleadings na gagawin natin. Okay. Let's go to direct examination. Pag sinabi kasi na direct examination, yun, ikaw yung nagtatanong doon sa witness mo. Witness mo yung tinatanong mo, no? And there are rules regarding how to conduct the examination, no, and cross examination.
Ito, I don't know kung naituturo sa inyo to sa law school, sa practice court, no? Pero ako, nung nag-aral ako, hindi ko natutunan ito eh. Yung one, yung rules about direct examination. No, hindi ko alam kung paano ako mag-umbisa magtanong, ano itatanong ko, di ba? Minsan pag tinanong ka tapos na-objectan ka ng kalaban mo, yung susunod mo na tanong, hindi mo na mapa-follow up eh. Kasi yung gusto mong sagot, hindi mo na makukuha kasi na-objectan ka ng kalaban mo, nasusustain siya ni judge. No? Minsan nagra-rattle ka, hindi mo na ngayon maisus. Kasi yung tanong mo, minsan nililista mo yung tanong mo, sunod-sunod yung mga tanong na yan, interconnected eh. Paano pag ang isang tanong ay na-objectan tapos sinustain ni judge? Paano ka mapunta sa next point mo? Ganon. No? So kung bago, mahirapan ka talaga, no? Especially nung araw nung kami bagong pasang abogado, hindi pa uso yung judicial affidavit, no? Right now there is a judicial affidavit rule na lalo pag civil cases it's mandatory, no? Madali na lang ngayon kasi papa-confirm mo na sa kanya ang judicial affidavit niya, tatanungin mo lang siya kung may na-execute ba siya na judicial affidavit, tapos ipapakita mo yung judicial affidavit sa kanya at tatanungin mo kung kanyang pirma yon at sinasabi niya ba na lahat doon ay totoo, sinusumpaan niya, no? And then that's it, tapos ng direct examination, no? Mas madali ngayon mag direct examination because of the rules on judicial affidavit, judicial affidavit. Pero noong araw, mahirapan ka talaga. Mag-umpisa ka talaga sa umpisa. Wala kang judicial affidavit. Tatanungin mo talaga siya mag-isa. Pero just like right now sa mga criminal cases, nangyayari pa rin yon na walang judicial affidavit. Impronto, ipipresent mo yung witness, tapos tatanungin mo. No? Kung kayo ang tatanungin, ano ba ang mas madali? Yung direct examination o cross-examination? Sa inyo, palagay nyo. Cross-examination. Cross, yes. I think so. Kasi ang cross, mas nadadalian ako sa cross kumpara sa direct examination. Kasi ang cross, tatanungin mo lang siya ng, dapat ang sagot niya lang ay yes or no. Ganun ang technique doon sa cross-examination. Sa direct examination, hindi pwede yon, no? Sa screen ko lang, may pin-repair lang ako na kaunti. Yan. Okay, now. This one, now. Before tayo magpunta sa cross, sa direct examination, may mga bagay na i-prepare natin during the direct examination. No? Sa direct examination. No? Yan, mamaya may sasabihin natin kung ano ang objections na mga valid objections or common objections. Kung may objectionable question, kailangan mag-object. Di ba? Kailangan mag-object. Pero kung wala naman at kung maliit na bagay man lang, no, pwede namang pagbigyan yun. Hayaan na lang natin. No, so, what to prepare during the direct examination? Kailangan natin ipreparahan yun. No, una, kailangan natin i-brief ang ating mga witness, yung intended witness natin. I-brief natin sila kung ano ang mangyayari sa korte, iupo sila, panunumpain sila, no? Lalo pagka first time witness sa court yan, minsan natatakot yung mga yan, no? Nanginginig sila sa court pag kinocross sila, no? So dapat i-brief natin sila na mag-relax lang, no? Sabihin natin sa kanila kung ano ang purpose ng kanilang testimony, kung bakit sila nandun, no? Bakit sila tatanungin in direct examination. So dapat alamin din natin yan. And then, sabihin natin sa ating mga witness, we must inform our witnesses that we cannot ask leading questions. Sino nakakalam kung ano ang leading questions? Ha? Ano ba yung leading questions? Ito yung pinaka-importante sa examination. Ito, number one, objection pagka nagtanong siya ng leading question. Ang leading question, ito yung question na nagsasuggest ng answer sa witness. Generally, ang leading question is answerable by yes or no. No? So, ganun ang leading question. Pag nagtatanong ka ng tanong sa witness, pero ang tinatanong mo actually ay nagbibigay ka ng tip ng sagot sa witness, leading question yon. Kasi nililid mo siya doon sa sagot eh. No?
I-lead mo siya kung anong dapat na sagot. Usually, generally, yes or no. No? Pag tinanong mo siya nga, di ba, ikaw ay nasa bahay nyo noong April 15, alas 9 ng gabi? Yan, pag tinanong mo siya noon, that's leading question kasi answerable by yes or no eh. Dapat ang tanong mo doon, nasaan ka noong November, April 15, 9 o'clock ng gabi? Nasaan ka noon? Ganun dapat ang tanong mo. That is not leading question. No? So, i-inform mo yung kliyente mo na hindi dapat magtanong ng leading question. No? So, bawal ang leading question sa direct examination. Okay. And then, unless asked to explain, do not narrate. Dapat hindi nagna-narrate yung ano, yung witness. Dapat responsive lang siya sa tanong. Kung ano lang tinatanong niya, yun lang dapat sagutin niya. Pag tinanong siya na nasaan ka nung April 15, 2022, alas 9 ng gabi, no? Sagutin niya lang kung nasaan siya. Hindi niya sasagot kung anong ginagawa niya, no? Kung sino kasama niya noon, kasi hindi naman yung tinatanong eh. Nagna-narrate na siya noon, no? Objectionable yan. Hindi pwede yan ganyan sa rules on direct examination. Okay. And then, ito yung mga common objections sa direct examination questions. No? Number one, leading. Sabi ko nga, if you are asking question that suggests an answer, that is a leading question. That is objectionable. Leading yan. Pangalawa, misleading. Yung nag-a-assume ng facts na hindi pa nga sinasabi ng witness, ina-assume na niya. No? Misleading yon, objectionable din yon. On the ground na misleading. So, pwedeng hindi papayagan ni judge yung tanong na misleading. Kasi, ina-assume mo na yung fact na hindi pa establish ng witness. Like for example, pag tinanong mo yung witness na gaano kakalasing nung panahon na yon? Hindi pa niya nga sinasabi na uminom siya eh. Di ba? Leading yon. Di ba? Leading yon. Hindi dapat ganun ang tanong doon. Hindi mo siya dapat gaganun yung tanong. Dapat i-lay down mo muna, i-lay down mo muna yung premises bago ka magtanong ng ganun. Leading yon. Pangatlo, irrelevant. Ito, common ito. Pag ang tanong sa direct examination ay irrelevant naman, wala namang kinalaman dun sa kaso o wala namang kinalaman dun sa competency ng witness, no? As in, wala talagang kinalaman sa kaso, no? Irrelevant talaga eh. Pwedeng i-objectionan 'yon kasi wala namang kinalaman sa kaso eh. Ba't ka magtanong-tanong ng ganung questions, no? Hindi kailangan 'yon. Pwede mong objectan yung questions na ganun. Irrelevant ang ground. And then incompetent to answer. For example, pag tinatanong ang witness, no? Ng isang bagay na hindi naman niya alam kasi wala naman sa expertise niya, no? Halimbawa, tinatanong siya tungkol sa batas eh hindi naman siya abogado, no? He is incompetent to answer, no? Hindi siya pwedeng sumagot doon, no? Kung whatever na ang sagot niya doon ay hindi 'yun binding kasi hindi siya expert witness eh, no? Kung tinatanong siya tungkol doon sa mga batas-batas, hindi naman siya abogado kahit na law graduate siya. No, pwedeng objectan doon kahit incompetent siya to answer that. Now, and then pang-apat, like for example, calling for an opinion, no? Pag tinatanong mo yung witness ng isang bagay tungkol sa opinion niya sa mga bagay-bagay, hindi mo pwedeng objectan doon sa direct examination kasi hindi naman siya expert witness, no? For example, pag ang witness ay tinanong mo tungkol sa chemicals, no? Halimbawa sa shabu, no? Kung paano ba ginagawa ang shabu, eh, hindi naman siya chemist graduate. Hindi ba? Hindi naman siya chemist graduate. So, it will call for an expert opinion na hindi naman siya qualified to answer, no? So, calling an opinion, hindi pwede. Recorded. You download the app. Wala. Last app na, no? Wala. Panino. Last loading na sa karon. Paspas na gini. Pinilagyan ko. Kasi wala man. Isa pa sa mga common objections dito ay yung if the question was already answered, no? Kung nasagot na yung tanong, hindi na dapat iuulitin yung tanong, di ba? Kasi baka mamaya yung mali na nasagot niya doon ay maitama niya pa sa pangalawang tanong kasi same question lang din naman, no? Dapat objectan mo na yon, no? Yan ang mga common objections sa
direct examinations. Marami pa, no? Pero ito yung pinaka-common na mga, I think, logical lang naman, no? Na hindi nga yata nalagay ito sa rules of court, no? Pero mga logical lang naman, kailangan objectan mo yung mga ganong tanong, no? Sa direct examination. Sino ang tanong dito? Pakimute mo yun yung mga tennis. Okay. Hello, attorney. At what instances po na pwede po kailangan mag-judicial affidavit sa criminal case or direct exam? Sa criminal case, under the judicial affidavit rule, no, hindi mandatory ang judicial affidavit. Pwede ka lang gumamit ng judicial affidavit kung pumapayag ang prosecutor or pumapayag ang defense counsel. Pwede, no? At ang mga prosecutors ngayon ay pinapayagan na sila mag-judicial affidavit, no? Pinapayagan sila mag-judicial affidavit. Ang ginagamit nila yung mga statements ng mga witnesses na kinukuha ng mga pulis, no? Na iniimbestigahan ng mga pulis, yun lang ang ginagamit nila para mabilis. Okay? Okay. Now, so these are the common objections in direct examination questions, no? One, leading, misleading, irrelevant, incompetent to answer, calling for an opinion, at saka the question was already answered. Okay. Now, may guhit na ito. Direct examinations or direct examination questions must not be answerable by yes or no. Yun ang sinasabi ko. Pag nagtanong kayo ng direct examination, hindi dapat answerable by yes or no. Otherwise, o-objectan niya ng kalaban nyo. That's the number one rule. Kasi leading yan. Dapat ang mga question nyo nagsisimula sa what, no? What are you doing, no? When was that the incident happened, mga ganon-ganon. Where, who, how. Usually ganon. Basta hindi siya answerable by yes or no. Otherwise, kung answerable siya by yes or no, adi leading question na yon, object ka na lang kalaban nyo. So dapat dito ka lang mag-focus sa mga tanong na ito. Nagsisimula sa what, when, where, who, how. Pag ikaw ay nagda-direct examination. No? Kasi object kang kanon pag hindi nagsisimula yung tanong mo dyan. No? Unless preliminary matters. No? Sa umpisa pa lang. Kung preliminary pa lang, okay pa magtanong ng leading questions. Pero pag medyo mapapunta ka na sa kalagitnaan ng iyong direct examination, hindi na po pwede yun. No? Object kang kanon. Now, what are the common objections to cross-examination? Common objection, number one, irrelevant. Ganun din, irrelevant yung tanong. No? Number two, incompetent to answer. Pareho din sa direct. The question was already answered. No? The question is vague. Ito pa. No? Pag ang tanong ay vague, no? Sa cross-examination, ha? Hindi malaman ng witness mo kung anong tinutukoy dun sa tanong. Kasi malabo nga ang tanong ng kalaban eh, ng direct examination, ng nagko-cross-examine eh, no? So pwede mo objectan 'yon para i-clear niya kung ano bang tinutukoy niya sa tanong, no? Vague, the question is vague. Now, let's proceed to this, no? Maganda tong exercise na ito. Ito. Jose was presented on the witness stand to testify as to the death of Mario by stab wounds caused by Juan. So si Juan ang nag-stab ng Mario. The incident happened in Pasong Tamo Street, Makati City at around 9 PM April 15, 2022. Si Jose ngayon ang iuupo mo sa witness stand, no? At magte-testify si Jose tungkol doon sa pangyayari na pagkataga ni Juan kay Mario. No? So, if you were going to present Jose in a direct examination, ano unang tanong? Ano unang yung tanong? Ito lang purpose ng terimony, ito ang scenario eh. Magte-testify si Jose na nakita niya na sinaksak nga ni Juan si Mario. No? Ano ang una mong tanong dyan pag pinipresenta mo siya sa korte? Diba? Now, where were you? Yes. Where were you on April 15? Huh? 2022 at 9 PM. Natural, ang isasagot niya, nasa bahay po ako. I am at our house. No?
next question mo dapat, saan ang bahay mo? Dapat ang sasagot niya dyan ay sa Pasong Tamo Street, Makati City. So, where ang bahay mo, saan? Tapos, ang susunod mo tanong dyan, ano ang ginagawa mo nung oras na yon? Pero eh, magsasabi siya ng kung ano-ano, no? Minsan, sasabihin niya, nanonood po ng TV. I am watching TV. No? So, ang sunod mo tanong, habang nanonood ka ng TV, ano ang hindi pangkaraniwan na iyong narinig? Oh? O pangyayari na na-experience ng oras na yon? No? Ano ang hindi pangkaraniwan? Dapat ang sagot niya doon, eh, may narinig ako na maingay sa labas ng bahay namin. Okay lang kung ganun ang sasagot niya, no? Ang problema, kung ang sasagot niya ay nakita ko po si Cardo, pinatay niya si presidente sa probinsyano sa TV. Eh kung ano, 'yun ang sagot niya, no? Hindi niya naibigay ang gusto mong sagot. No? So dapat magtanong ka pa ulit. Magtanong ka pa ulit. Kailangan mapunta mo siya doon sa na, may narinig siyang ingay sa labas ng bahay nila, no? So tatanungin, aside from that, no? What else? Did you notice if there's any? No? Ano pa ang na-notice mo doon? Sa manong panahon na yun, nabang ikaw nilalood ng TV. E di kung iba pa rin ang sagot niya. Halimbawa, iba pa rin ang sagot niya. Sagot niya pa rin, nako, bumanti si Juan. Binaril si Cardo. Ganon. Ibig sabihin, malayo na yung sagot niya, di ba? Pag ginanon yung sagot niya, may mga teknik dyan, no? Pwede mo siya tanongin ng leading. Pwede mo siya tanongin. I mean, pwede mo siya tanongin yung, ito na, kung ipinagbabawal na teknik ito, no? Natungin mo siya ng leading. Hindi ba may narinig ang ingay sa labas ng bahay nyo? Natural, mag-o-object si Juan ngayon. Si Defense Counsel. Mag-o-object kayo. Sabi niya, leading, you know, no, not sleeping. So si court naman ngayon, si judge naman ngayon, ay i-sustain niya yung objection. So hindi mo pwede itanong yon na may naingay. At least may tip na ngayon si witness kung anong gusto mo na tanong. So uulitin mo ulit ang tanong. Ano ang nangyari nung panahon na yon maliban sa binaril si Cardo, maliban sa nag-away sila sa TV, sa pinapanood mo, ano pa ang sunod na nangyari? Yun pwede niya na masagot. Kaya binigyan mo siya ng idea eh, kung ano ang tanong na gusto mong itatanong sa kanya. Yun, ayun mga teknik na nakuan na hindi actually tinuturo, no? Natututunan lang sa trial, no? So, sunod, hindi. Oh, may narinig daw siya, di ba? Nung narinig niya yon, ano ang sunod mong ginawa? Pumunta po ako sa bintana. No, nung nandun ko sa bintana, ano ginawa mo? Eh, nakita ko po si Juan. Sinasaksak sa niyo po si Mario. Ganon ang mga sagot niya. And so on and so forth. No? What, when, where, how? No? No, lahat yon. Now, kung ikaw naman na magko-cross-examine, magkakanda ka ng direct examination, ganun ang magko-cross examination ka, ganun ang direct examination ng kalaban mo, no? Na nag-testify. Ano ang mga posible mo itatanong sa kay Jose para masira mo yung testimony? No? Paano mo siya tatanungin ngayon? Dapat ay magtanong ka ng leading. Answerable by yes or no. Hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na mag-explain ng sagot niya, di ba? Dapat tatanungin mo siya na hindi ba 9 PM madilim na yon? Ganon dapat ang tanong sa kanya. Answerable by yes or no lang yon, di ba? Sibil sabihin niya, yes, madilim na yon. Eh, di ba ang layo mo mula sa bahay nyo hanggang dun sa pinangyarihan, sinasabi mo ng pagsasaksak, eh, mga 20 meters ang layo nun, di ba? O yes or no ulit din yun. He will either agree or disagree with it. No? Hindi mo siya tatanungin ng siyang magsasagot. Dapat leading ay tatanong mo sa kanya para mag yes or no na siya, no? Ang pinaka example ko dito na pinakamagaling mag-cross-examine sa akin lang, no? Kung napapanood nyo sa YouTube, actually binabalik-balikan ko to palagi once in a while, no? Ang pagko-cross-examination ni Justice Serafin Cuevas, ni Attorney Cuevas kay DOJ Secretary Leila De Lima noong araw ng impeachment ni Justice Corona. Napakaganda nung style ni Justice Cuevas na mag-cross-examine doon kay Leila De Lima. So, kung may time kayo, tingnan nyo sa YouTube yung cross-examination of Attorney Cuevas, no, to
DOJ Secretary Laila Diriman. Napakaganda nun. Ng dikahon na klase ng cross-examination yun. So, ganun dapat pag nag-cross-examine ka, no? Dapat answerable by yes or no lang, no? Unless mayroon siyang conflicting na ano na testimony, adi tanungin mo siya, eh bakit sabi mo kanina ay eh, ganito, tapos ngayon sabi mo ay eh, ganyan. Ano ba talaga ang tama? So magrarattle siya, no? Ibabaliin niya may conflicting statement siya, no? Pwede mo siyang i-allow mag-explain, no? Okay. Now, sabi ko nga, pag nagtanong kayo ng cross-examination, it must be answerable by yes or no, no? Tapos, pag sa direct examination naman, no, dapat hindi siya answerable by yes or no kasi leading yon. Dapat ang tanong mo ay what, when, where, how, when, no? At pag tinanggal mo yung tanong mo, no? Pag tinanggal mo ang tanong mo, ganito ang magiging kalabasan, no? That his name was Mario. No, pag tinanggal mo ang question eh, that his name was Mario, that he was at his house on April 15, 2022 at 9 PM, ha? That his house is located in Pasong Tamo, Makati City, that he is watching TV, he was watching TV, and that while watching TV, he heard shouting, blah, 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 that when he heard the noise, he went to the window, ganon yan, of their house, and that he saw one stabbing Mario. Ganon mangyayari yun. Pag tinanggal mo yung tanong, ganon ang sagot niya. Ganon ang matitira sa kanyang statement. Diba? Ganon ang matitira sa kanyang statement. So, dapat ganon tayo mag-promulgate or mag-propound, no, ng mga tanong, no, sa ating sa direct examination or cross-examination. Paano ba mag-stop? Now, paano ngayon kung, halimbawa, hindi ka talaga pinayagan ni judge, no? Hindi ka talaga pinayagan ni judge na magtanong ng isang tanong na tingin mo naman ay, di ba, tingin mo naman ay relevant, no? By the way, no, isishare ko lang to, based on my experience, hindi ba yung, isishare ko lang to, ha? Yung ating rules on evidence, ang rules of court natin ay, inano ito eh, inament, no, noong 2019. Siguro ang iba sa inyo ay hindi na naabutan kung 2019 kayo nag-graduate, no? Pero I don't think cover dito ng inyong kwan eh, ng inyong bar exams, no, ang bagong rules natin, no. Yan. Ito yung rules of court noong unang panahon noong 1989 bago pa na-amend noong 2019. Ang rule 132, no, presentation evidence, no. Ang section 5 sabi, upon determination of the direct examination, the witness may be cross-examined by the adverse party as to any matters na stated in the direct examination or connected therewith, no. So, ang dapat mo lang itanong under the old rules, dapat mo lang itanungin siya sa mga bagay na related sa kanyang direct examination. Doon sa mga sinabi niya sa direct examination or anything connected therewith, no? Pagka ang tinanong mo sa kanya na tanong ay walang kinalaman doon sa direct examination niya, no? Sa mga sagot niya doon, pwede kang mag-objekan ng kalaban mo na fiscal or na adverse counsel. Pero yung rules na 'yan ay binago na 'yan ng itong 2019 lang, no? Dito sa cross examination, ito nang nakalagay. Upon the termination of the direct examination, the witness may be cross-examined by the adverse party on any relevant matter. Oh, nakita mo. On any relevant matter with sufficient fullness, freedom to test, blah, blah, blah. Hindi na yon nakalagay na limited lang dun sa sinabi niya sa direct examination. So, anything under the sun, pwede mo nang itanong sa kanya basta relevant lang sa kaso. Kahit hindi niya binanggit 'yon sa kanyang direct examination. No, kung magko-cross-examine ka, wala, hindi na dapat mag-o-object si fiscal, no. Although based on my experience, marami pang prosecutor at saka mga judges na medyo hindi pa alam yung amendment na ito, no. Kaya ko minsan nag-i-explain pa ako, no. Kaya pero 'yun na yung bagong rules ngayon. Pwede ka na magtanong sa cross-examination
ng kahit anong tanong, kahit hindi pa yun covered ng kanyang direct examination. Basta relevant lang sa kaso. Ang tanong mo ay relevant lang sa kaso. Okay, so... Pero probinsya ba yan eh, ha? Saman. So, ganon. Huwag Bulacan. Ganon ang rules natin sa Mercy Hospital direct examination, no? Hospital. Kung paano natin ikakandak yung direct examination. Kasi kung hindi mo alam yan at ma-objectan ka, minsan magra-rattle ka, no? Hindi mo na mapan, hindi mo na maitutuloy yung ibang tanong mo. Kasi parang sunod-sunod na yun. Connected kasi minsan yung tanong mo eh. Pagka hindi mo na itanong, ang una mong tanong, hindi ka makapag-proceed sa pangalawang tanong. So, kailangan, ang tanong mo, ika-craft mo siya in such a way na hindi siya masyadong ma-objectan. No? Kapag ma-objectan man siya, ay ma-rephrase mo yung tanong. Ma-rephrase, ma-restate mo yung tanong. Now, what else kung meron kang tanong? No? What if kung mayroon kang tanong na tingin mo talaga ay valid na question, hindi daw dapat ino-objectan, pero hindi pinayagan ni judge. Hindi niya pinayagan na itanong mo yon. Anong gagawin mo? No? Importante yung tanong na yon. Importante yung mga sagot doon sa tanong na yon. Importante ang facts na ma-elicit mo doon sa mga line of questioning na yon. Anong gagawin mo ngayon? Kasi ayaw ko ni judge payagan eh. No? Ang technique dyan, ang gagawin mo dyan, sabihin mo kay judge na magmamanifest ka. Yung tinatawag namin na proffer of evidence. No? Magmamanifest ka, sabihin mo nga, judge, Your Honor, I would like to manifest that if I will be allowed to ask this question, the following facts may appear from the witness. No? The following facts, one, blah, 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 blah. So, manifestation mo lang yun. No? So, para hindi ka naman del doon sa tanong, hayaan mo na doon kung hindi ka papayagan. At least, sinabi mo doon, minamanifest mo na kung pinayagan ka lang sana, no? Sana kung pinayagan ka lang itanong, dapat ito yung mga sagot na sa... itong mga facts na lalabas doon sa mga tanong mo. Kailang hindi ka pinayagan. So, i-manifest mo yon for the record. Para sa TSN yon. Ang purpose is that kung ano man ang mayayari sa kaso, matalo ka, no, at mag-apila ka sa higher court, sa Court of Appeals, at to the Supreme Court, at least nandun siya sa record. No? Nandun siya sa record ng case. Nandun siya sa TSN. Mababasa yun ng mga justices ng Court of Appeals. Makikita nila doon na, ay, oo nga pala, no? Ito pala dapat yung facts na gusto niyang hanapin, pero hindi siya pinayagan ng judge na magtanong, kaya hindi lamabas. No? So, maaaring i-consider yon sa appeal. So, ganun ang mga technique doon, na kung halimbawa, hindi ka papayagan na magtanong ng mga tanong na tingin mo naman ay hindi naman dapat objective. Okay? Oh, ano, may mga tanong ba kayo? May mga clarification ba kayo? Usually, ganun lang naman. No? Sa cross at saka direct examination. Madali ang direct examination kasi answerable by yes or no lang. Yung cross-examination. Pero yung direct examination, mahirapan kayo. Ang daming objections doon. Lalo pagka hindi masyadong intelligent yung witness mo. Kaya kailangan mong i-brief talaga yung witness mo. No? At saka, tingnan nyo rin, no? Kasi minsan, pag local dialect, no, ang ginagamit ng pa kapuyan mo kan itong merong merong interpreter, no, ang interpreter ngayon hindi minsan ang hindi tama ang pag-interpret niya ng tanong eh. At pati sagot hindi rin tama ang pag-interpret niya. Kokorekan niyo na lang, no, kokorekan niyo na lang. But tapos as soon as na receive niyo yung TSN, yung transfer of a transcript of stenographic notes, eh, check nyo miigi kung tama ba yung mga tanong doon at tama ba yung sagot na narinig doon. Kasi otherwise, kung hindi mo i-correct yun within 5 days, I think, hindi mo talaga mababago yun. No? It will bind you forever. So, ganun ang mga techniques sa cross-examination. Ano, may mga tanong ba kayo? Sponsor, mayroon bang times na pwede ba hindi ma-sponsor ang object? Ano ibig sabihin ng sponsor? Object evidence. Pag sinabi mo object evidence, ito yung mga evidence na cognizable by our senses. No? Ilang klase ba yung evidence? Mayroong documentary, mayroong testimonial, at saka mayroong object evidence. Kung appreciable by our senses, no?
object evidence yon. So, halimbawa, kutsilyo, object evidence yon. Di ba? Baril, bala, shabu. Di ba? Object evidence yon. So, lahat ba ng object evidence dapat merong sponsor talaga? Dapat merong mag-identify siguro ang ibig sabihin mo nito. No? Merong mag-identify yes, ng object evidence. Yes, no? Dapat merong mag-identify. Oh. Kung kutsilyo yan, kung picture yan, dapat i-present mo yung kumuha ng picture. Di ba? Kung kutsilyo yan, dapat i-present mo kung saan galing yan, sino kumuha niyan, no? Saan niya nakita yan, no? Probably police or somebody else. Kung shabu, ganun din, di ba? Paano yan napunta sa police? Yung shabu, no? Saan dumaan yan? Kaninong mga kamay yan dumaan bago nakarating sa korte? No? Yung tinatawag na chain of custody. Yan ang kailangan i-establish dyan. At saka speaking of drug cases, I think, yes, ang video dapat ay i-present, no? Ang video dapat i-play yan sa in open court, no? It's either i-save mo sa compact disc or sa USB and then magdala ka ng laptop at i-play nyo yan. Si judge manonood, adverse counsel manonood, ikaw manonood. And then pag pinapanood mo yan, dapat nagmamanifest ka along the way. Nagmamanifest ka along the way. Parang ina-explain mo kung ano nangyayari dun sa video. Di ba? Ina-explain mo kung ano nangyayari dun sa video. Para purposes yan, for the record. No? Para mailagay dun sa TSN. Kasi pagdating sa appeal, kung yan ang unang-unang tinignan TSN, eh. Hindi na, baka hindi na nila makita ang video. Eh. Di ba? Baka hindi na nila makita ang video. Yan, CCTV, ganun din. Kailangan i-establish mo kung sino ang kumuha ng CCTV, sino may-ari niyan, paano napunta sa kanya, paano niya kinuha, at hanggang sa korte, pagdating sa court. No? Dapat i-establish yan. Yung kukuha ng video, dapat i-present or pwede na wag na present. Ang tao na lang. Ang tao na nag-video. Dapat yung kumuha ng video, ipipresent. Kasi siya ang competent witness doon sa video na yon. Kasi otherwise, kung ako lang yon, baka ginram ko lang yon sa internet, di ba? Hindi naman ako, wala akong personal knowledge doon sa video na yon. Dapat yung kumuha ng video na yon ay mag-authenticate doon sa video. No? I-authenticate niya na siya ang kumuha noon ng video na yon. At hindi yon na-splice, hindi yon in-edit. Yun talaga yon. Parang ganun. Ah, yan. Yung marking ng judicial affidavit, no? Walang fixed rule diyan, no? Kaya lang ako ang aking stand diyan, dapat ang judicial affidavit hindi 'yon minamark, no? Kasi ang judicial affidavit parang TSN lang 'yon. Parang transcript of stenographic notes lang 'yon. Parang 'yun lang laman ng testimony, hindi 'yung documentary evidence eh. Testimonial evidence 'yun actually, 'di ba? Kasi galing 'yan sa testimony ng witness eh. Hindi yun documentary evidence. So, bakit imamark yun kung testimonial evidence yun? Yung testimonial evidence, hindi yan minamark. Diba? So, ang judicial affidavit, como testimonial evidence yun, dapat hindi na minamark yun. Yun ang tingin ko doon. Ha? Although, yung ibang judge na require nila na imark, tanungin nyo na lang kung anong style nila. Yung iba naman, okay lang kahit hindi mo imark. Walang, ano yan, walang rules yan. Kung ma-present niya ang video sa kailangan pa ba ng nung kumuha ng video, i-narrate yung pangyayari, hindi naman. Hindi naman kailangan i-narrate. Kailangan i-present niya lang na siya ang kumuha ng video at hindi splice ang video na yon, siya ang origin ng video na yon. No, ang magna-narrate ngayon, yung counsel na, yung abogado na sa court, na i-explain niya na ito yon, tingnan mo, nakita, may nakapula, may sinaksak, may bla bla bla, may bla bla bla. Ganon yun. I-manifest na in open court. Hindi na kailangan mag-narrate nung kumuha ng video. No? So, ganon ang mga style sa litigation. Kung minsan kasi, alam nyo yung litigation, patibayan ng loob yun dyan eh. No? Patibayan ng sikmura. No? Kasi titingnan mo, ako napapansin ko lang, kahit dito sa Maynila, ang laki-laki ng Maynila, pero ang mga taong trial practitioner, sila lang din nagsasalubungan sa mga husgado, sa mga Hall of Justice, no? Minsan nasasalubong mo sa Muntinlupa, sunod na araw nasasalubong mo sa Quezon City. Sila, kayo-kayo lang din, no? Kayo-kayo lang din ang ano, ang
na nakikita, no? Sa dami ng abogado sa Maynila, no? Ibig ko sabihin, konti siguro yung nagli-litigation, no? Yung iba nag-corporate, nag-government, nag-employed, no? Konti lang yung litigation kasi una napaka-stressful, no? Napaka-busy, no? I-deal mo yung una-una pag-aralan mo talaga yung kaso. Pangalawa, pag-aralan mo pa kung paano maningil, di ba? Yung mga hindi nagbabayad, no? You have to deal with the client, you have to deal with your fellow lawyers, you have to deal with the court, no? You have to review documents, etc., no? It will take some courage to become a litigation lawyer, no? Na private practitioner. Medyo madugo, no? Kung minsan mapo-frustrate ka kasi alam mo namang tama ka, di ba? Alam mo namang nasa tama ka pero natalo ka pa. So minsan 'yun sa akin ang mga frustrations ko diyan, no? Na kailangan ko pa umabot hanggang Court of Appeals, hanggang Supreme Court para patunayan na tama pala ako, no? So ganun katagal, no? Na tama pala ako at mali pala sila. Alam mo 'yun, no? Nakaka-frustrate ko minsan. So mahirap din yung, pero kung hilig mo yung litigation, depende naman sa'yo. Kung na-present niya ang video sa'yo, kailangan pa ba kumuha na? Sir, mga conversation sa SMS, messenger, email, is it allowed na screenshot lang ang mag-authenticate and ang yung party sa conversation? Dapat i-present mo rin yung telepono, no? Maliban doon sa screenshot, no? Na kung saan galing 'yon, no? Maliban doon sa screenshot na printed, i-present mo rin yung yung cellphone mismo, yung unit para makita sa court kasi 'yun ang original eh. Yung pinrent mo lang, hindi 'yun original, no? Sa best evidence rule, no? Hindi 'yun tatanggapin dapat. So documentary dapat ipakita mo sa court, i-compare mo rin yung screenshot sa cellphone at saka yung pinrent mo na screenshot, no? So ganun po. Although may separate rule yung electronic evidence, no? Mga panyera at saka panyero. Ang problema ko sa electronic evidence, masyadong technical siya, hindi ko maintindihan. Dapat siguro IT ka dapat, no? Lawyer ka na IT ka para maintindihan mo yung electronic evidence. May mga terms sila doon na hindi ko maintindihan dahil pang IT siguro yon, no? So, kung gusto nyong pag-aralan yung electronic evidence, mag-hire kayo ng IT para ma-explain sa inyo na maigi kung ano ibig sabihin nun, no? Tingin ko ganun. Sir, is it possible to include facts during cross which are not included in the GA? Thanks. Yes, pwede. Sabi ko nga, pwede ka magtanong doon sa cross-examination ng anything kahit hindi kasama sa GA niya, hindi kasama sa kanyang direct examination, for as long as ang tanong mo is relevant to the case. Relevant to the case. Pwede may tanong. Sir, sa mga public documents or etc., kailangan pa ba ng yung custodian to authenticate the document or we can just say the court that it is a public document and no need to present the custodian? Iba-iba, no? Iba-iba. Pero kailangan talaga. Like for example, ha? Sa mga cases ng bigamy, no? Sa mga cases ng bigamy or mga ganyan, no? Usually, pinapasampina namin yung taga Philippine Statistics Authority para i-authenticate niya yung marriage contract, no? Una at marriage contract na pangalawa. No? So, kailangan talaga ang issuing officer or agency concerned ipapatawag. No? Ganon, ipapatawag dapat. Pero sa mga annulment cases, parang wala, hindi na, sa civil cases, ha? Hindi na namin, like, declaration of nullity, no? Na siyempre, i-attach mo doon yung mga birth certificate, i-attach mo doon yung mga marriage contract ng mag-asawa, di ba, as part of your petition, no? Hindi na namin pinapatawag yung kwan, yung mga taga Philippine Statistics Authority. Yung nag-ano lang doon, ang nag-identify lang doon, ay yung witness ng petitioner, no? Petitioner lang. Wala nang kailangan na iba. Okay, ano pa? Ang tanong. Oh, at pala. Yes. Pwede mo actually mapatawag yung notary public, no? If they were the one who notarized the document, pwede mo sila patawag. Actually, pwede, pasampina mo sila, no? So, pag pinatawag mo yung
Ang tanong, pag pinatawag mo yung notary public, no, ipapasampina mo yon sa court. No? Kung ipatawag mo lang siya para mag-explain sa court, anong klaseng sampina ang ihingin mo sa court? Ha? Dalawang klase ang sampina. Sampina ad testificandum to testify. Pero kung kailangan niya magdala ng document, sampina ano nga yung isa? Dosis tecum. Dosis tecum. Ad testificandum at saka dosis tecum. So, sasabihin mo talaga yan sa motion. Okay? Ano pa ba ang pwedeng pag-usapan? Judicial affidavit. Okay. Ano pa? Anything? Kaya maganda yung minsan kayo pag nag-attend kayo ng hearing, for example, no? Pagka natapos na yung kaso nyo, lalo pag hindi naman ano nagpa-reset lang, for example, or for whatever reason, no? Hindi naman madugo. Tapos may mga sumunod pa sa inyo na kaso, huwag muna kayo umuwi. Makinig muna kayo doon sa kwan, no? Sa court. Makinig kayo doon sa mga abogado, paano sila nag-argue, paano sila nag-ano, no? Doon kayo makaka-learn ng gusto eh. Makikinig kayo sa kanila, mag-o-observe kayo. Marami kayong matututunan sa mga ganun. Oral motion po ba ang request for subpoena at testificandum or dosis tecum? Pwedeng oral, no? Usually kasi yung mga judges, in open court, sabihin mo lang, Your Honor, maybe we would like to request for a subpoena to the notary public, subpoena dosis tecum and subpoena at testificandum to testify and appear before this court on this date, blah, blah, blah. Minsan, ginagrant na kagad yung judge yun. Okay, issue subpoena to notary public, blah, blah, blah. Paminsan, meron judge na iba, you file your written motion, papa-motion ka pa nila. So, either way, pwede. Pwede. Either way. So, only judicial notice lang ang not needed talaga to present someone to prove something. Everything else, even public documents, need someone to prove. Yes. Yes. No? Ang mga judicial notice need not be proven in court, di ba? So pero ang mga public documents, kahit public documents pa yan, kailangan i-authenticate yan by somebody who is in custody of the document. Ano pa? Anything else? Oh, thank you, sir. Isip pa ako. Minutes lang, Papa. Nanay! References na ako. Sino pa? Kaway ka kayo? Sino? Nanay. God, I will tell. Okay. So, kung may iba pa kayo tanong, sabihin nyo lang. Chat-chat. Sir, how do we usually address everyone in court? The usual way of addressing the judge or counsel? Yes. Pag sa judge, talagang your honor. Your honor, no? Pagdating mo pa lang, pag tinawag mo yung kaso, people of the Philippines, Mrs. Juan de la Cruz, counsel for the blah 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 appearances, de una-una mag-appear si fiscal, tapos kung ikaw naman ay private prosecutor, edi mag-appear ka din. Mag-good morning ka talaga. Good morning, Your Honor. I am respectfully appearing as counsel for the accused, blah, blah, blah. Or as private prosecutor under the control and supervision of the public prosecutor. Ganun lagi yon. Pag nag-appear kayo sa court as a public private prosecutor, you are under the control and supervision of the public prosecutor. Ganun lagi ang sasabihin. This is very po. Yung earlier po, sir, you are mentioning yung if bata pa, okay, mag-litigation muna. Yes. Or if you can go and specialize na kaagad for like some tax or corporate law. Well, kung bata ka pa kasi, yan yung sasabi, mas ganda, kung bata ka pa, mas maganda mag-litigation ka muna. Kasi kung may edad ka na, tapos mag-litigation ka, eh, usually sa may mga edad, may mga kwan yun eh, may mga...
may mga fixed na babayarin na yun eh, di ba? May mga pamilya na, may mga anak na. No? So, kung doon ka pa lang mag-start ng litigation na wala ka pang kliyente, mag-start ka sa one, no? Sa square one, edi mahirapan ka mag-adjust kasi it will take some time para mag-take off ang litigation. Eh. It will take some time. Pero kung kwan, kung may edad ka na, eh, maaaring dyan ka muna sa kung anong trabaho mo, magpa-promote ka lang. And then, eventually, pa isa-isa, magtanggap ka ng kliyente. Pag marami na talaga, saka ka na lang umalis. Hindi ka pwedeng umalis ka agad, tapos, unless may mga law office kang pupuntahan, may kaibigan ka, ganun. Pwede. Ano pa? In government law, allowed to practice law or accept private client? Yes! Okay. Paano po i-address ang kapwa lawyer sa lalo ng senior lawyer? Just call him ano the good counsel na. Sabihin mo lang ganun, good counsel for the blah 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 for the accused. Ganun lang naman 'yon sali. No? Huh? And then pero ako ha, ito lang hindi ako lang naman 'to, no. I don't know kung applicable sa iba. I do not call a senior lawyer a panyero. Hindi ko sila tinatawag na panyero. Tinatawag ko silang attorney. Tinatawag ko lang sir, tinatawag ko attorney. Ang tinatawag ko na panyero, yung mas bata sa akin, mas senior ako, or kaano ko lang, ka-level ko lang, kapareho lang kami ng admission o kaedad. Yan, tinatawag ko na panyero. I don't call panyero sa mga may edad ng abogado. Wala lang, akin lang naman yan. Okay. Paano po sinabi kapag magpa-second call? Edi, sabihin mo lang, would like to have a second call, Your Honor. May mga court kasi na ano eh na magpapayag naman sa second call kasi ganito 'yan. Pag dumating kayo sa court, halimbawa 8:30 ang hearing nyo, may calendar 'yan eh. No, halimbawa for this day halimbawa ay 20 cases ang ihihearing, no? Case number 1, number 2, number 3, and number 4. Ang ginagawa ng ibang judge diyan, tinatawag muna isa-isa. No, case number 1, people versus 1, case number tapos tatawagin yung mga abogado. Sabihin nyo, ready kayo? May witness ka ba? Oo, ready kami, Your Honor. Okay, sige, upo ka muna dyan. Case number 2, People versus Pedro. Tatawagin nyo, ready ba kayo? Sabi niya, Judge, pwede pa-reset lang kami. Wala, hindi available yung witness namin. O, sige, reset, another day. O, case number 3, ganon. O, magpapareset, ipapareset. Yung hindi ready. Yung mga ready, is a second call yun. Now, doon sa first call, kung tinawag ka na, ano mo, hindi ka pa ready, wala pa yung abogado mo. Yung witness mo, for example. No, pwede kang mag-request kay judge na ipa-second call lang muna. Kasi hindi pa dumadating yung witness mo. Sabihin mo, ready ka, pero second call na lang. So, pwede yun. Usually, majority of the judges, pumapayag yan. Walang problema doon. Except, isa lang, ang judge na hindi pumapayag. No? Si, kung hindi ko magkamali, si Judge Absalon, sa Pasig. No? Kahit na ang aga-aga nun, pag 8:30 ang hearing, 8:29, nandiyan na sa court. At pag wala ka, lahat yun reset. No? Pag tinawag ang kaso mo at kahit sabihin pa na ang witness mo na sa elevator na or nagpa-park na sa baba, ay hindi pa bayad yun. Reset talaga yun. No? Yun lang ang katangi-tanging judge na nakilala ko na masyadong istrict sa time. Huh? Okay, guidelines for continuous objection. Ganito yan. Ganito ang tinatawag na continuous objection. For example, mayroon akong kaso na ang witness ng kalaban ay abogada, no? Kino-cross-examine ko ngayon. Actually, ang abogada na to, ang nag-witness siya in favor of the ex-senator, no? Nag-testify siya. And then ang sa testimony niya doon sa kanyang judicial affidavit, ang ginawa lang naman niya ay in-identify niya yung mga documents galing from BII, from DOH, and from Department of Health. Yun lang naman. In-identify lang yan ang documents na galing sa BIR at saka sa DOH. Tapos na yung direct exam niya. Di ako na nagko-cross. Ngayon, tinatanong ko siya ng mga tanong na wala doon sa kanyang direct exam. Tinatanong ko siya about sa kung siya ba ay tumulong doon sa pag-file ng kaso, kung kagano'n niya kakilala na yung senador, mga ganun-ganun tanong ko. Ino-objectan ako ngayon ni Piskal.
sabi niya, that is not part of the direct examination. Dapat hindi ka nagtatanong doon. Kaya lang, di ba pinakita ko sa inyo nga, sabi ko, lumang rules na yan. Sabi ko, may bagong rules na ngayon ng 2019 na pwede na magtanong sa cross-examination ng anything basta relevant lang sa kaso. Hindi limited sa direct examination. So, pinaburan ako ni judge. No? Sige, pwede ka magtanong. Siya, si fiscal, duda siya or dahil hindi siya kontento, nagsabi siya niya, I am raising my continuous objection. Sabi niya. Na-raise ko yung continuous objection ko on this line of questioning. No? Sa mga ganitong klaseng tanong na hindi naman part ng direct examination, I am propounding my continuous objection. So every time magtanong sa dyan, may object ako dyan. Ang purpose ng continuous objection, isang beses mo lang yung sasabihin sa judge, sabihin mo, I am raising my continuous objection on this line of questioning para hindi bawat tanong nag-o-object ka. No? Hindi bawat tanong, object ka ng object. Kasi ang gulo nun. Bawat tanong, object ka ng object. Lagi ka naman ino-overrule ni judge. So ang gagawin mo na lang, continuous objection na lang. Isang salita na lang yon. On this kind of, or in this line of questioning, I am raising my continuous objection. Ino-note lang yun ni judge. Okay, noted. Your continuous objection is noted. Ganun ang mangyayari doon. Is a government employee allowed to practice law or to accept private client? Yes. Basta meron kang authority to practice, no? Number one, that's the requirement. Meron kang authority to practice. And second, ang iyong practice dapat walang conflict of interest sa government. Ibig sabihin, hindi dapat government laban mo. No? Kay government employee ka kasi. Now, okay, saan pa? Paano pa address ang ano? Dali ah. Medyo hindi ako. Guidelines for sir, if an important witness was not included in the complaint as a witness, forever barred na po ba ang witness? Is there a remedy po? Salamat po. Ganito yan. Pag ang witness, no? Pag ang witness hindi kasama sa complaint, okay lang yon. No? Kasi mayroon pang tinatawag na pre-trial. Sige, wala. Okay, ganito. Pag ang witness nyo hindi kasama doon sa complaint, no? Sa crime, we are talking about civil cases, ha? Civil cases. Pag hindi siya kasama doon sa complaint, may remedy pa. Under kasi doon sa bagong 2019 amendment ng Rules of Court, pag mag-file ka ng complaint, kasama na yung judicial affidavit ng mga witnesses mo, alos kumpleto na lahat eh. No? Nakalagay doon na pag hindi kasama, hindi na pwedeng, kwan, hindi na pwedeng tawag nito, i-admit sa court as witness. Totoo yun. Sa under sa 2019 rules. Pero may remedy pa. Pwede pa kasi dadaan pa yan sa pre-trial. No? Pagdating niya sa pre-trial, doon mo idadagdag yung witness mo. At doon mo rin idadagdag ang kanyang judicial affidavit. Ipiprepare mo yung judicial affidavit niya doon sa pre-trial stage. Allowed pa rin naman yan sa pre-trial. Okay? Sir, is this true? Are we allowed to ask orally on the day of the hearing from the prosecutor? Huh? Are we allowed to ask orally on the day of the hearing from the prosecutor that we will represent a victim? Are we allowed? Hindi ko maintindihan tong ano. Are we allowed to ask orally on the day of the hearing from the prosecution? Ah, ibig sabihin, ma-represent ka sa accused? Actually, kung mag-represent ka sa accused, no, sabi, ah, victim, so private complainant to. Ang gagawin mo, mag-a-appear ka lang doon, magpapaalam kay fiscal, sabihin mo, ako po yung private prosecutor dito. No? And then ang tama talaga na ginagawa diyan, magsusulat ka sa city prosecutor, maghihingi ka na ng authority to prosecute, no? Manghihingi ka ng authority to prosecute. Para kung may authority ka sa authority to prosecute ka, kahit na naka-leave si judge, pwede ka pa rin na ikaw lang ang mag-represent sa prosecution, no? Kung private prosecutor ka. Kasi kung wala kang authority to prosecute, pag naka-leave si judge tapos may hearing, hindi matutuloy yung hearing nyo. Kahit nandiyan ka na private prosecutor, hindi matutuloy yon kasi under you are under the control and supervision of the public prosecutor. So, ganun ang tandaan nyo. Kung public prosecutor kayo, manghihingi kayo ng authority to prosecute from the prosecutor's office.
no? Kung saan naman kayo. Okay. Sir, follow up. Ano 'yon? Sir, kapag pinayagan naman orally po sa ng prosecutor po, kailangan ko pa ba ng ano, kailangan pa ba natin magkuha ng authorization na written authorization or hindi na po? Okay lang, ang kung orally, okay lang for that particular hearing lang, yung araw lang na 'yon, no? Ang problema kasi, yung nagbibigay ng authority to prosecute, hindi yung prosecutor na assign sa branch kung saan court, kundi yung chief talaga. No, eh, hindi naman yun. Usually, hindi naman yung chief eh. Yung nag-appear sa mga court, mga assistant prosecutors lang yun eh. So, pwede siyang pumayag na, okay, I am allowing private prosecutor to prosecute this case only for that particular date. Kinabukasan, susunod na hearing, hindi dapat nandun talaga si fiscal. Or dapat makahingi ka talaga ng authority to prosecute from the chief, no? Sa chief talaga yon, sa chief city prosecutor. Okay? So for parang ano lang yun, sir, for that purpose lang talaga, parang dahil kailangan lang talaga. Oo, yung araw lang na yon, no? Pwede kang may authority ng mga araw na yon, pero hindi na mahingi ka talaga ng written authority. Okay? Thank you po. Now, sir, do we have a book relative to this topic so that we can grab a copy po? Eh, wala eh. Any recommended book mo gaya ng court litigation? Wala eh. Actually, yung kay Kwan, maganda yung kay Jokno eh, no? Yung, ano ba yun? Nakalimutan ko na basta. Ha? Maganda yung book ni Jokno na yun eh. Nakalagay doon. Jokno on trial, sir. Ha? Jokno on trial ata. Oh, Jokno on trial. Oh. Maganda yung book na yun. Pero, ito talaga sa kung paano kinakandak ang direct examination, cross-examination, yung technique talaga na to, parang wala talagang libro dyan kasi parang wala namang hard and fast rule tungkol dyan eh. Kung baka kanya-kanyang diskarte yan eh. Kung baka there's a lot of ways in killing a cat eh. Doon mo lang, parang ganun lang yan eh. No? So dapat i-develop nyo na lang sa sarili nyo how to become an effective cross-examiner or direct examiner in the future. Ano lang yun, mag-attend ka lang sa hearing, observe ka lang, manood ka lang. Ganun lang yun. Okay, do we have could you give us a brief overview on how? Could you give us a brief overview on how to examine a witness where she is competent about a document she wrote? I am showing you a document entitled, do you recognize it? Ayan, tama yun. Tama yun. Now, For example, pinipresent mo yung isang witness to identify a letter na siyang gumawa, no? That he was an author of the letter, no? For example, demand letter like that, no? Demand letter. So pag tinanong mo siya, tanongin mo siya ng ganito. What document did you execute in relation to this case? Na. What document? Hindi mo tatanungin na, did you execute a letter? Did you send a letter? Wala. Dapat tatanungin mo, what document did you execute in relation to this case? Sabi niya, I wrote a demand letter, blah, blah, blah. Tapos kunin mo yung demand letter. Sabi, I am showing to you a demand letter dated blah, 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 blah. No? What is the relation of this document from the one you mentioned that you wrote? Tapos sasagot siya, ah, this is the demand letter that I am referring to. Okay. Tapos ipapakilala mo sa kanya, ipa-authenticate mo. In this demand letter, there appears to be a name on top of Juan de la Paz. There appears to be a signature on top of the name Juan de la Paz. Whose name is this and whose name signature is this? That is my signature. So that is how you will identify a document. Okay? Now, sir, how does the judge really weigh the evidence presented by the counsel? Do we know that we think we had enough evidence presented? Well, depende kasi pagka criminal case, kailangan kung nasa prosecution ka, dapat mabigat ang ebidensya mo, di ba? Yung burden yung evidence mo dapat is yung proof mo dapat is beyond reasonable doubt, no? Dapat mas mabigat. Pero pagka civil cases lang, preponderance of evidence lang yan, eh, no? Kung ma-establish mo lang ang fact, more or less, okay na yun. No? Hindi siya masyadong mabigat. No? So, depende. So, maano mo rin naman yun, na kung sa criminal case, napaka-importante yung talagang direct testimony, direct eyewitness, nakita talaga niya, alam mo yun, nandun talaga siya, hindi yung puro lang circumstantial. Mahirap kasi pag circumstantial lang. Eh. Na pag may konting duda lang dyan, pwedeng i-dismiss ni judge yung criminal case mo. No?
So, ang way of evidence will depend on the nature of the case. In criminal case po, example, drug case, what if the police cannot identify the accused? Ah. Kung hindi niya ma-identify ang accused, then that is a good ground for the acquittal, no? Okay, because one of the or any of the arresting officers cannot identify the one that they arrested, you know? So that's a good one. Good ground, no? For the acquittal, no? Actually ako, especially in Mindanao, no? Before the pandemic, prior to pandemic, I think 80% or let's say 70% of my cases in Mindanao are drugs related, no? Drugs related case. And hindi naman sa modesty aside, no? Hindi naman sa pagmayabang. Yun tingin ko ang wala pa akong drug case na ang kliyente ko ay na-convict, no? Anywhere in the Manila or in Mindanao, no? Meron akong pinag-aralan ko kung paano didepensahan yung drugs case na yan, no? Yung drugs case na yan. Maybe it can be a subject of a different lecture, no? Pero pinag-aralan ko talaga kung paano ko depensahan yan. Kasi pare-pareho ang kwento ng mga yan, ng mga nahuli sa droga. Pare-pareho ang kwento niyan. Kahit nakapikit ako, alam ko yung kwento niyan. May confidential informant, nag-bypass sila, nahuli, ganito, blah, 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 blah. Lahat yan pare-pareho. May template na sila dyan, pare-pareho yung mga pulis dyan. So, I know, no, exactly, no, kung saan ko sila tatanungin, saan ko sila tatamaan, no? And so far naman, wala pa akong na-convict talaga sa drugs. Wala pa akong na-convict sa drugs. Mute, first lesson should be how to paki-mute. Okay na. Be mindful naman po, audio po. Okay. If ang end goal, sir, is kunwari in-house council, tax corporation, blah, blah, priority experience or related. If ang end goal, sir, is kunwari in-house council, tax corporation, dapat po ba yung years of prior experience related to tax corp or well, tingin ko oo. Kasi yung mga company usually ang kinukuha nila with experience, no? With experience sa tax. Sa tax. Joke no on trial techniques and ideals, yan ang tama. Okay? If government ang pwede mag-private practice as lawyer as long as not government ang kalaban, need po ba humingi ng authority from the government in which employed kayo? Yes. Kailangan mayroon kang authority to practice, no? If in-house lawyer, sir, pwede pa din po ba mag-private practice, except private clients? Accept private, paano po bayad ng tax? Ganon. Yun. May way po ba matuto ang litigation on their own, even if nag-work po hindi related sa litigation? Siguro, pwede ka rin matuto sa litigation kung hindi related sa litigation yung work mo. Kaya lang, matagal. Matagal. Alam mo naman na litigation, medyo ano yan. Tricky yan, matagal. And then, if in-house counsel, pwede bang mag-private practice? Yes. Depende sa company mo kung papayagan ka. No, walang problema yun. Ang paano babayad ng tax doon? Sa totoo lang, magbabayad ng tax doon, dapat ikaw mag-file ng income tax return mo. Kasi may other source of income ka eh. No? Pero kung hindi mo naman i-declare, no? Hindi mo naman i-declare yung private practice mo, edi purely compensation income earner ka lang. So, ang company na magpa-file ng income tax return mo, hindi mo i-declare ngayon yung income tax mo sa private practice. No, okay lang naman 'yon. Ang problema, pare, kung magpa-practice kayo, no? Tapos ay wala kayong resibo, no? Ibig sabihin, hindi kayo nagbabayad ng income tax at saka wala kayong official receipts, no? Ang problema diyan, hindi ka rin mag-grow eh. Kasi kung maghahanap ka ng retainer, for example, maghahanap ka ng mga company, gawin mo retainer, no? Maghahanap ka ng clients. Usually, ang mga company na, nanghihingi yan ng OR. Kasi kiniklaim nila yan sa bat nila eh. Nanghihingi ng OR yan, galing sa council. Eh kung wala kang OR, hindi ka nila kukunan as retainer. Yun ang mga problema na dati na encounter ko nung
nagpa-practice ako na nagtatrabaho ako sa company at saka sa government at that time. No? So, yun, wala akong OR, hindi ako makakuha ng big clients. Hindi ako makakuha ng mga corporation na gawin kong retainer kasi nanghihingi sila ng OR. Yan ang downside nun. Although, ang income mo, talagang not subject to tax kasi hindi mo naman dine-declare eh. Purely kumita isang retainer ka lang. For the time being, pwede siguro, pero hindi ka lalaki. Mga ba, hindi kayo lalaki. Attorney, in criminal cases po, kailangan mo po pwede, kailangan mo po pwedeng gamitin in practice yung bill of particulars as against a motion to quash. I need to spend the two po, ano po ang mas okay gamitin. Ang bill of particular, ano po ginagamit na yun sa civil cases, eh, no? Pag hindi klaro ang complaint, no? Hindi ba clear ba? Hindi klaro ang complaint kung ano bang tinutukoy niya na kasalanan mo, no? Hindi mo matanto kung ano bang sinasabi mo kasalanan, kung alin ba doon, no? Magbibill of particulars ka, no? Sa civil cases, no? Sa complaint. Pag hindi mo matanto kung ano ang cause of action niya, ang dami niyang sinasabi, hindi mo ba alam kung ano ba talagang kasalanan ko, no? Ano bang mali ko? No, magbill of particulars ka doon. Ang motion to quash, ang nature ng motion to quash is assuming na yung information ay tama, no? It does not amount to a crime. No? Assuming ano, yun ang lalaban lang sa motion to quash, ang ground mo eh. Ay, assuming for the sake of argument na ginawa ko to ang binabanggit nyo sa information laban sa akin, still it is not a crime. No? Or still I cannot be held liable. Yan ang motion to quash. No? Yan ang example, ang pagkakaiba niya, no? For example, meron akong kaso na violation of securities regulation code, no? Na-file sa RTC, no? Na-warrant na nagpiyansa ang kliyente, no? In short, pending ngayon ang kaso. But lately na-discover ko na for all cases involving violation of securities regulation code, dapat pala ang may primary jurisdiction diyan yung Securities and Exchange Commission. Hindi dapat ang court. Now, anong ginawa ko? Nag-file ako ng motion to pass. Kasi sabi ko, wala pang jurisdiction si court na mag-take cognizance of this kind of criminal case kasi dapat pinail ito una sa Securities and Exchange Commission pursuant to the decision of the Supreme Court na sinabi toon. So, ganun ang ginawa ko. Motion to pass. Okay? At initial po handling a case, how do we know the cause of objection? Are we the one who will investigate everything from the client when he resides in evidence? Yes. Oo. Dapat tanongin mo ang kliyente mo saan siya nakatira, ano ba ang basihan kung bakit siya nakatira, baka ako in the past nag-execute siya ng kontrata, sinabi niya doon yung address niya, no? Hindi lang i-rely mo doon sa kliyente. Oh, maghingi ka pa ng additional proof kasi baka mamaya nagsinungaling lang yung kliyente mo eh, di ba? Nagsinungaling lang siya. So, pwede kang ma-administrative liability diyan, no? So, dapat tanungin mo ang kliyente, anong proof mo na doon nga siya sa lugar na yun na nakatira? Baka kasi hindi siya doon nakatira, gawa-gawa mo lang yun para hindi siya makasagot sa complaint, no? At para ma-issuance ng warrant of arrest. So, in all these cases, dapat i-determine mo rin, i-verify mo rin yung allegation ng kliyente. Maghingi ka ng dokumento, valid ID, document na pinirmahan niya, na sinabi niya yung kanyang address. Okay. So, private practice po ba kayo agad after graduating? Actually, kasi nung nag-aaral ako sa law school, nagtatrabaho ako sa law office, mid-sized law office in Makati. In fact, I started as a messenger sa law office na yon. No, nung nag-enroll ako sa law school ng first year, nalaman ng boss ko, ginawa niya akong legal researcher, no? From messenger. So, until nag-graduate ako, until na nag-abogado ako, kaya medyo alam ko na kahit papaano yung kumbaga, I know how to apply already. Wala lang akong kliyente, no? Marunong na akong mag-practice, marunong na akong mag-examination, marunong ako, etc. Kaya lang, wala akong private lawyer, private client, kasi nakadepende lang ako sa law office.
So sabi ko, kung gusto ko talaga mag-private practice, kailangan ko umalis dito. Ang problema, pag umalis naman ako dito, wala akong steady income, di ba? Wala akong monthly na income. Saan ko babuloy yung pamili ng gatas ng mga anak ko, di ba? So, ang ginawa ko, lumipat ako sa corporation, nag-corporate ako for a while, siguro mga 2 years or 3 years, and then pinayagan nila ako kasi magtanggap ng client. No? So, pa isa-isa, nung dumami na, nag-assign ako sa kanila. So, ganun na lang yan. Nagsimula ako doon, ganun ang ginawa ko. Kung gusto mo talaga mag-litigation, kung ayaw mo talaga mag-litigation. Pwede ko mag-notary, public kahit nasa government service. Yes, pwede po. Pwede po mag-notary public. So, Tony, thank you po for the information. Meeting session. Ano ba yung way answer? Thank you po. How do we offer evidence po, sir? Manner of saying it in court. Now, dalawang klase ang pag-offer ng evidence. Depende sa evidence. If it is a documentary evidence, magpa-file ka ng formal offer of evidence. No? Kung form dyan, formal offer of evidence. Pero kung testimonial evidence at saka object evidence, ay o-offer mo yan at the time na ipipresent mo yung witness. So, pag ikaw ay nasa dali, ang ano lang, paano ang sabot? Paano yung batas eh. Now, pagka ganito, pagka testimonial evidence yan, ang offer niyan, before mo, i-present yung witness mo. Like, for example, doon kanina sa example natin, si Jose, pinipresenta natin ng witness. Pag upo niya sa witness stand, ay bago pa siya umupo ng witness stand, isuswearin siya ng court staff, no? Magte-take siya ng oath that he will say the truth and nothing but the truth, no? Tapos pag okay na yon, tatanungin siya anong pangalan niya, taga saan siya, yan. Tapos ikaw na ngayon ang mag-direct examination. Before ka mag-direct examination, i-offer mo muna yung, yung kanyang testimony. Sasabihin mo, Your Honor, I am offering the testimony of this witness to prove the following. Number one, that he is a resident of blah, 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 blah. Number two, that at the time of the incident of April 15 at 9 p.m., he was at their house. Number three, that he personally know the accused and the victim in the case and he saw the stabbing incident. Ganun lang yun. And to prove other relevant matters. Ganun lang yun. Ngayon ang offer pagka at testimony at saka object. Ganun lang yun. Pagka pag-documentary, kailangan mo magsulat talaga ng formal offer of evidence. Although, under sa ating bagong rules ngayon, pagkatapos mo na maipresenta lahat ng dokumento mo, ng testimony mo, magre-rest ka na, kailangan mag-oral offer ka, no? Mag-oral offer ka ng documents, no? So, ang gagawin mo ganito, you know, may be allowed to formally offer my documentary evidence. Sabi, oh yes, proceed, sabi ni Judge. Oh, Your Honor, we would like to offer the following document, mark as Exhibit A, no? The marriage contract, blah, blah, blah. I am offering these documents to prove the following, that the petitioner and the blah, blah, blah respondent are married. Second document is marked as Exhibit B, the birth certificate. I am offering this document to prove that they have a child, blah, blah, blah. Ganon ang pag-o-offer nun. No? Ganon ang pag-o-offer nun. So, isasabihin mo kung anong process. Okay? By the way, mag-mark kayo ng exhibit, no? Ganito ang rule dyan. Although, ako ko nakalagay yan sa rules of court na bago, pero sa old, wala eh. Pag nag-mark kayo, pag kayo ang plaintiff, o kaya kayo ang complainant, no, sa civil case, or private or prosecutor kayo sa criminal case, ang marking mo letters, Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C, no, Annex A, Annex B, Annex C. Pero pag ikaw naman ay respondent, ikaw naman ay defendant, ikaw naman ay accused, ang kanyang exhibit mo ay numbers. Exhibit 1, Exhibit 2, Exhibit 3. Hindi ko alam kung nandiyan na sa bagong rules yan. Wala yan dati. How do we offer evidence? Ito, isa pa. Sir, kasi pag hindi ka solely employed by one employer in 1 year period, bawal mag-substitute filing. Meaning to say, dapat ikaw mag-file ng tax mo from your corp employer. Yung sa private practice.
Well, ikaw may resibo ka sa private practice, dapat i-include mo yun. Hindi ako familiar sa ganun kasi pinapaasikaso ko lang sa accountant. Hindi ko alam kung paano nang didiskartehan doon. Pero kung hindi ka purely compensation income earner, dapat separate ang filing. Ikaw mismo mag-file ng certificate ng ano mo, income tax return. Sir, pwedeng po bang mag-mute kapag mag-part of the commission sa iyo, narinig namin ang iyong private commission sa bahay? Oh, okay. Hi, Sir Sinon, adjuster, please mute. Okay. So, sir, how can you start apply become a public? How can you start to apply become a notary public? Mag-file ka ng petition, no? Petition for as appoint, petition para ma-appoint ka as notary public sa lugar kung saan ka nag-oopisina, no? Or saan ka nakatira. Ipa-file mo yan sa office of the clerk of court, no? Ano ang requirements? Kailangan certificate of membership to the bar, certificate of good moral character sa IBP, certificate of good standing, MCLE, no? Pero kung exempted naman kayo, okay lang naman yon, exempted, MCLE. Usually, ganun lang ang requirements. Tapos, ipapile mo yon, may babayaran ka na 2,000 yata. Tapos, hintayin mo yun, ipapatawag ka, ihihiring yun eh. Ipapublish pa ngayon sa newspaper, tapos ihihiring yun. Tapos yun, pag na okay na, eh, bibigyan ka na ni judge ng pan, ng authority to purchase ang dry seal. No? Tapos yun na, pwede ka na magnotaryo. Bibigyan ka. Please mute your mic. Please, sir, what if baguhan po, sir? Paano po makakuha ng MCLE kung baguhan po? Actually, kung basahin mo yung MCLE rules, pag newly passed ka, exempted pa kayo niyan. Exempted pa kayo niyan ng MCLE. So, ilalagay mo lang doon sa application mo na bagong pasa ka lang, 2022 lang. So, hindi ka pa kailangan mag-require, hindi ka pa required na magkuha ng MCLE. Please, pakimute mic niyo please, tax. You mentioned, sir, na ang pag hindi ka mag-declare ng tax doon sa private practice ay hindi ka mag-grow kasi some companies as OR. Can you further expound? But also in relation to BR consequences na also para growth long. Well, ang akin lang naman kasi magiging kung wala kang official receipt, magiging limited yung ano mo eh, yung makukuha mong kliyente, hindi ka makakuha ng mga multinational company kasi definitely nahihingi yan ng mga official receipt, no? So malamang mga pipitsugin na company ang makukuha mo, so hindi ka mag-grow as a private practitioner, no? Hanggang dulo ka. So yan ang tinutukoy ko, no? Of course, mayroon pang ibang liability yan sa BIR kung malaman ng BIR na kumikita ka dyan, no? Na hindi ka nagpapail ng income tax return, hindi accurate, hindi lalong problema ang malaki yan, no? Eh pero kung tinutukoy ko lang, hindi ka mag-grow kasi hindi ka makakuha ng mga premium accounts ng mga multinational companies, mga malalaking manufacturing company kasi kadalasan doon nangihingi ng mga official receipts yun eh. Oh, ganun ang based sa experience ko. Sir, kapag di maubos-ubos, ito. Sir, kapag employed ka sa government, bawal ka po mag-notary for private purposes. Pwede, pwede. Pwede. Salamat po sa lecture. Thank you. We have to leave early. Thank you. Hindi talaga marunong mag-mute po eh. Great questions about. Ilang clients po ang makakabuhay ng pamilya? Maganda to lang. Ilang clients po ang makakabuhay ng pamilya? Depende kung ilan ang pamilya mo. Kaya sa akin na isa lang naman. Dati kasi ganito. Ang target ko dati ganito lang yung ewan ko kung sa iba kung anong style nila, pero ginaya ko lang din naman to sa mga ang dami ko kasing law office na pinasukan eh, no? So kinukuha ko lang yung mga magagandang practices nila tapos ina-apply ko lang sa akin. Halimbawa, magpili ka lang ng 20, no? 20 o 10, 20 lang. 20 clients, no? 20 lang 'yon. Na usually corporation. Corporation ang kliyente. Tapos sisingilin mo sila lang retainer's fee na monthly na 5,000 each. So kung 20 'yan lahat ang retainer mo na company at sisingilin mo ng 5,000 each,
magkakaroon ka ng 100,000 guarantee. Guaranteed yan, every month. Wala ka pang ginagawa nun kasi nagre-retain na lang sila, 5,000 sila eh. Every time na may papagawa sila sa'yo, may billing yun na additional. May additional na billing yun. So, ang 100,000 mo, minimum mo makukuha yun. So, ganun ang nagiging practice ko noon, no? Na, kaya lang, ang hirap abutin yung banking client, eh. Lalo pagka, kagayo ko kasi ako, hindi naman ako taga rito sa Maynila, no? Taga Iloilo ako, no? Dito lang ako nag-aral, wala akong kamag-anak na abogado, wala akong kaibigan na, alam mo yun, wala akong tatay na lawyer, wala akong tiyuhin na may law office, no? So, nagsimula talaga sa maliit, nagsimula talaga sa wala, no? Nagsimula talaga sa wala. So, mahirap. It will take years para makaipon ka ng siguro. Depende kung marami kang kakilalang company or may mga kaibigan yung tatay mo, ganito, ganyan. Bigyan ka ng kliyente ng retainer. So, baka mabilis lang. Sa akin, nahirapan ako eh. Taon ang binilang ko bago ako nagkaroon ng mga retainer. Ilang clients po ang nakabubuhay? Great questions above. Since po makapasalan lang kami, kailangan po lang kami mag-start ng... Hindi pa. Pagkakapasa lang, hindi pa kailangan. About offer of documentary evidence. Kunwari, nag-authenticate ng document ang witness and then and meron ring documentary evidence sa witness, so on and so forth. After na-present po lahat ng witness, doon pa lang po magbagal ng... Yes, after mo na-present ang lahat mo na witnesses, no? After mo na-present lahat mo ng witnesses, doon ka pa lang mag-start ng formal offer of evidence. Orally, no? Under sa new rules, orally na. No, pero pwede naman. Pwede ka naman magpaalam kay judge na i-written mo na lang. Lalo pag makapal, no? Pag makapal ang kanya yung ang dami mong documents na i-offer, edi magpaano ka na lang, magpa-forma, magpa-written ka na lang. Huwag ka na magpa-OR. Pero kung konti lang naman, oral mo lang. Okay? Sir, you said pag private practice po kayo kaagad, saan po mas okay ang earnings? Put up your own law firm? No private practice or get employed somewhere else. Pag marami ka ng kakilalang kliyente, magputa pa ng law office mo kung may kliyente ka na na base, no? May client base ka na. Pero kung mag-umpisa ka sa isa, dalawa, mahirap yun. No? Okay lang kung binata ka, sabi ko, kung bata ka pa, wala ka bang asawa, sarili mo lang, sa nanay mo nakatira, sa tatay mo, okay lang kung gusto mo private practice, kahit wala ka kinikita sa isang taon, sa isang linggo, okay lang din naman yun. No? Kasi, it will take sometimes bago mag-pick up yung one, yung private practice. Hindi yun overnight. Unless nga, marami kang kaibigan or may tatay ka ng lawyer. Sumali ka na lang dun sa law office niya or minana mo lang yung mga kliyente niya. Diba? Ganun yan. Mahirap. Paano pa kayo nag-offer ng retainer services? Ganito. Sikrito. Pag halimbawa, 5,000, no? 5,000 per, minimum ko 5,000. Per company, ang retainer, for example, ay 5,000. Ano ang inclusion sa 5,000? One, libre na yung legal advice. Unlimited. Tumawag sila, kahit anong oras, libre lang yun. Pangalawa, pag may kaso sila, wala na akong acceptance fee. Hindi na ako nag-acceptance fee. Pangatlo, pag nagpapanotaryo sila, tapos ang mga notaryo naman ay mga simple lang, mga affidavit of loss, kung maliliit lang naman, libre na lang din yun, walang bayad yun. Pero kung mga kontrata, may bayad na. No, may bayad na. Hindi ko lang alam kung magkano ang singilan, wala namang tarifa. Usually 1% of the purchase price sa notaryo. Pero kung may hearing, may appearance fee silang babayaran. May hearing o kaya may papagawa sila, may papalakad sila, maniningil ka ngayon ng mga overhead costs, mga blah 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 blah. Ibibill mo sila. Ganun ang inclusion ng 5,000 na retainer fee. Hindi ko alam sa iba, hindi ko naman ano, sa akin lang naman 'yon. Pwede niyo taasan or pwede niyo bawasan yung inclusions noon. O dagdagan nyo, just to, ano, just to invite clients. Okay. If you said, kuha ka ng 20 companies and then 5K is retainers, how do you get clients? Also, you said, wala kang family na lawyer, paano ka po maabot ng... Yun ang problema. Paano ka makakuha ng kliyente? Ang sa akin kasi, lahat na ng organization, sinalihan ko na. Sinalihan ko na yung Parents Teachers Association, Homeowners Association, ako ng presidente, Lions Club, Rotary Club, Mason, kung lahat-lahat na yan, pinasukan ko na. Just to have your network, no? Yan ang mga technique doon. Magkalat ka ng, ano, ng kakilala, damihan. Pati homeowners, pati
PTA, pinatulang ko na. How about PAW po, attorney? Pwede po ba mag-apply ng new lawyers? Yes, sa PAW. Maganda yung sweldo na ngayon ng PAW. I think ang entry level na nila minimum is I think 50,000. No, maganda na ngayon sa PAW. Pwede ka doon. Doon talaga sa PAW, sigurado ako. Mahasa sa practice doon. Talagang araw-araw ang practice mo doon. Doon ka magsasawa sa practice doon sa litigation kung sa PAW ka. No, at least may sweldo pang malaki. No, and then ang sunod mo na target, mag-prosecutor, mag-judge, no? Stepping stone yung PAW. Usually ganun. Clarification lang po, when do we start MCLE? Hindi po kasi 36 units for 3 years. Hindi ko kabisado, bisitahin nyo na lang yung website ng Supreme Court about MCLE. Meron doon nakalagay sa mga newly passed bar kung ilang units at kung anong taon mo sa dapat i-comply. Nakalagay lang doon. Sir, may contract. Ano to? Sir, may contract. Sir, may contract ka pa with the 20 companies or oral? Dapat may contract. At saka hindi per hour ang singilan. Hindi per hour. Yung ibang malalaki lang nag-per hour pagka maliliit, hindi nag-per hour. May contract dapat. Retainer's agreement. Depende sa usapan niya. At saka ilagay mo doon kung ano inclusions doon. Saan po makakuha ng legal templates? Eh, sabihin mo sa akin. Marami tayong templates dyan. Kung may USB ka, ipang-download mo lang sa laptop ko. Pwede makakuha doon. Usually, sa government offices, magkano po ba salary ng new lawyers? Eh, may idea po kayo. Depende sa posisyon. I think, ang entry level, mababa lang, salary grade 14. No? Ang salary grade 14, mga nasa, hindi ko magkakamali, mga nasa 13,000, no? Oo. Pero kung sa PAW malaki kasi ang kanilang ano, ang entry level nila malaki, sa prosecutor malaki din ang entry level nila. No? Kung sa ibang government agencies like for example sa LGU, sa mga DENR, mga ganun-ganon, sa PNP, kung sa PNP kung mag-uniform personnel ka, malaki ng sweldo mo kasi equivalent sa rank of captain ka na eh. No? Malaking sweldo doon. Kung non-uniform personnel ka naman, yun mababa, mga 14 lang. Galing ako sa PNP din, no? Non-uniform personnel. Mas mababa. Ay, ito. Sir, pag-retainer ba, ano? Sir, pag-retainer ka, and let us say, hindi mo alam lahat ng tanong sa court ng corporation, aral nyo na lang po, self-study or you prepare po sa iba. Oo, self-study. No? Self-study lahat lang yun. Pag-aralan mo lang, nandun yung rules. Sisingin po ba ang fee ang nagtatanong ng legal advice? Ito, magandang tanong to. Yung mga legal counseling, dito sa Maynila, ha? Dito sa Maynila, wala akong pinasukan na law office na naniningil ng legal counseling. No? Sa bibigay ng legal advice na naniningil. Pero sa probinsya, like sa Iloilo, kasi taga Iloilo ako, naniningil sila ng 500 minimum per consultation. No? 500 minimum. So, depende. Oh, depende yan. Pero sa akin, ganito ang technique. Pag may nahihingi sa iyo ng legal advice, huwag mo singilin. Di ba? Huwag mo sila, technique lang yan, huwag mo singilin ng consultation fee. Kausapin mo siya, bigyan mo siya ng tamang legal advice, magpa-impress ka sa kanya. Ano? Kasi, ikaw ang kukunin nun ng abogado. Hindi na yan tatakbo sa iba. Maniwala kayo sa hindi. Although, nanghihingi lang siya ng opinion nyo, pag may problema yon, ikaw ang tatakbuhan nun. Ikaw ang tatakbuhan nun. Sabi niya, libre lang dito sa akin, magtanong lang kayo. Pero sa totoo lang, pag nagkaroon sila ng problema na legal, wala na ibang tatakbuhan yun, ikaw lang. Ikaw lang tatakbuhan, doon maniningil ka na doon. No? Parang ganon. So, ang aking law office, may nakalagay free legal consultation. Akyat lang kayo. So, akyat sila. Free nga eh. Diba? So, tanong lang silang tanong. Pero eventually, ako okay lang. Anong tanong niya, libre lang yun. Pero once magkakaroon sila ng problema legal, o kung may papanotaryo sila, hindi na nilalapit sa iba, pupunta na sa iyo yan kasi kilala ka na nila eh. Ganun lang naman kasimple yun. Okay. SG18, yan. Sir, for legal templates, pwede po ba ma-share sa best bar group? Sige, okay, no problem. Sir, legal templates, follow-up question, saan makikita ko? Kasi madali lang po gawa ng pending if may template. Oo. Actually, sa Google, pwede ka mag... Pero maganda kung may kakilala kayong abogado, doon kayo manghingi ng mga templates. Madali lang.
Ay, palabasa ako, galing ako sa law office, bago ako nag-resign, kinopya ko na lahat ng templates. Kaya nung nag-practice ako, alam ko na. No? Hindi ako nung nagtatanong sa mga iba kong kasama. Okay. So, if you have started Power Pro 6 office, will you be able to establish a good network there in order to secure number of clients? Oh, siguro. Yes. Kaya lang, alam mo, kung nandiyan ka na kasi sa PAO at saka sa prosecutor, tapos malaki na kinikita mo, baka hindi ka na mag-litigation. Kasi nag-i-enjoy ka na sa kinikita mo eh. Diba? Eh, bakit pa ka pupunta sa sasakit ang ulo mo? Diba? Gano po ka-importante ang law firms, corporations, etc. and grades in law school? Ah, wala. Yung grades, it doesn't matter na yun. No? Even the... Oh, wala na yun. Wala na yung mga grades na yun. Importante na makasama kayo sa law office na bakbakan yung practice sa litigation. Kasi doon, matututo kayo sa mga magagaling nilang mga partners, sa mga senior associate lawyer nila, matututunan mo yun. No? Kahit na hindi nyo na i-consider yung sweldo, kahit mababa, okay lang yun. Kasi, lalo pag, yan nga sinasabi ko, lalo sa mga bata, kahit mababa, okay lang yun. Pero kung may mga edad ka na, may pamilya ka, kailangan mo na lang kumita ng malaki. Hindi na ba pwede yung papatol ka lang sa kahit mababa? Diba? Na sweldo. Kaya kung bata ka pa, wag kang maghabol ng mga malalaking sweldo. Tama na yung okay lang yun, no? Na maliit na sweldo, okay lang yun. Importante experience, no? Hindi mabibili yan. Pag natutunan mo na yan, hindi na makukuha sa'yo yan. Tsaka ka na maningil ng mahal pag magaling ka na talaga. Pado pa ulit-ulit nang hiningi po advice pero wala pong pambayad. paano po proper na paniningil? Ay, nako. Yun, ang una kong problema. Kasi, nung nag-start ako mag-solo practice, wala akong idea sa paniningil kasi galing ako sa law office eh. Galing ako sa corporation. Anyway, siguro, kanya-kanyang diskarte lang sa paniningil. Yung saling mga kliyente eh. Pagka hindi na nagbabayad, binibidraw ko na yung appearance ko eh. Sinasabi ko na sa kanina. Kasi sayang din ang oras, sayang ang gasolina, di ba? Okay. Happy to meet you, sorry part. Thank you for yung sir. So, mention pala you're from PNP and you pay pag uniform personnel sa legal service. Alam mo ba private? Hindi eh. Pagka uniform personnel ka, hindi ka makakalis sa opisina, believe me. Although yung iba dyan, binibigyan naman ng authority to practice. No, depende kung sino ang chief PNP. Mayroong mahigpit, mayroong hindi. Pero sa PNP kasi, pag uniform personnel ka, hindi ka makakalis sa opisina. Hindi ka makapag-practice. Usually, makapag-practice ka, limited. Makakilala ko doon, mga annulment, mga declaration of nullity, mga ganun-ganun. Pero hindi ka talaga makapag-full force doon eh, kasi bantay sarado ka rin at saka ang dami mong ginagawa sa opisina eh, sa PNP. Hindi kagaya ko na NUP. Sa NUP kasi medyo maluwang. Kaya lang, maliit ang sweldo sa NUP. Ibabayin mo na lang sa private practice. Approximate salary sa law firm, hindi ko alam na ngayon eh. Nung time ko, mga 30K siguro yung entry level, no? Pag pumasok sa law office. Mga 2010 yan, 2011. Hindi ko lang alam ngayon. Siguro mga... More than 30, less than 50 or mga 50 siguro average sa law firm. Depende man sa law office yun. Kanya-kanyang style sila eh. Yung iba kasi na law office, kagaya sa pinanggalingan ko, mababa yung base pay. Let's say, sisweldohan ka lang nila ng 20,000 per month. Pero, pag nag-hearing ka, may share ka doon sa appearance fee. No, let's say, 1,500, 1,000. Tapos, pag may ginagawa kang pleading, may share ka din doon. Let's say 300, 400 per feeding. Eh pag sinumat total mo sa isang buwan, maabot ka ng mga 60, 70. Kasi araw-araw kayo may hearing eh. Araw-araw kayo may ginagawang pleading. Busy kayo lagi. So, malaki din. Although yung base pay mo maliit. Pero malaki din pag sinuma mo lahat-lahat. Sa province, hindi ko alam ha. If you said important ang experience, what if wala ka talaga litigation background and then naging in-house lawyer? Naging, may bearing po ba yun? Or you can just learn while you are in-house? You can learn while you are in-house. Walang problema yun. Pwede ka naman mag-learn dun eh. Pag ang ginagawa ng iba, nakikipag-partner sila sa mga classmate nila or mga dati nilang boss, na pag hindi available sila nag-a-appear.
Ganon. Tapos, ano, tanggap-tanggap ng kliyente pa isa-isa. Sir, may case po ba na may law firm at accounting firm at the same time? Yes, marami yon. Pero hindi pa ako nakapag-enroll, nakapag-trabaho sa lang. Oh, yes. Allowed naman mag-teach. Allowed naman po ba mag-teach? Yes, allowed mag-teach. No? Kaya maliit lang sendo sa teaching. Sir, a new lawyer planning to relocate in Manila and apply in a law firm. Usually po ilan ang salary rate? Hindi ko. Mga 30 to ano siguro. Hindi dapat mababa sa 30 yan. Masyado na mababa yun pag mababa pa sa 30. Mga 30 to 50 siguro. Nasa 30 pa natin yung interest sa law firm. Yes, mga ganun. Sir, what about being reservist sa AFP or Navy? Kamusta po lawyers, you know, nag-reservist. Thank you. Wala namang sweldo ng reservist eh. No? Wala sweldo yan. Sir, pag pinagawa ka ng complaint of affidavit, at nangyari kang 5K, malaki pa ba? Oo, malaki na yun. Okay na yung complaint of affidavit. 5K, okay na yun. Reasonable na yun. Thank you for your answer your questions. Okay. So, meron pa ba mga ibang nagtatanong? 86 na lang tayo. Okay? Kung wala na, di matutulog na tayo. No? Maraming salamat. Tapos ako, siguro kung makikita nyo yung FB page ko, message na lang ako pag may kailangan kayong template or may kailangan kayong tanong kung anong gusto mong itanong. No? Wala problema sa akin. Sa Facebook. Okay? Okay. Thank you po talaga, sir. Ha? Thank you po. Oo, see you in court, ha? At saka, ano, alam mo, mga panyero at saka mga panyera, kung minsan, ako, naranasan ko rin nung bagong pasa ako, napaka-idealistic ko. O, marami akong kakilala. Yung we are always aiming for justice. We are always for what is just and what is reasonable. No? Pero tingnan mo ngayon yung mga abogado na nauna sa atin. Nawala na yung pagka-idealistic nila. Eh, no? Minsan, they are already after for position, for money, etc. No? Dapat hindi mawala sa inyo yun. Eh. No, yung ganung bagay, dapat hindi mawala sa atin yun yung ating cry for justice yun, no? Na yun ang pinaka-importante na siguro pangalawa na lang ang pera, although siyempre kailangan talaga nating kumita, di ba? Pero not to the expense na alam mo yun. So kapag pumunta kayo sa korte, magbihis kayo ng maganda. May mga judges kasi na napaka-stricto, kailangan nakabarong ka talaga tapos naka-Amerikana talaga kasi bakit? Kung ganito, meron ako kaklase. Dati kasi, ang kaklase ko na yan, tuwing nag-i-hearing yan, nag-Amerikana yan. Nag-Amerikana talaga yan. Kahit na summer, nag-Amerikana yan. Sinabihan ko siya, sabi ko paro, ba't ka ba nag-Amerikana pag summer? Kasi ako, pag summer, nakabaroon lang ako, pagkatag-ula, nag-Amerikana ako pag pumunta ng korte. Sabi niya pare, yung balot vendor sa labas, no? Kahit tag-ulan yan, hindi yan nag-Amerikana. Yan ang sabi sa akin. Ang punto ko, bari, sabi niya, sa lahat ng profesyon sa Pilipinas, tayo lang ang mga abogado ang may karapatan na magbarong araw-araw at mag-Amerikana araw-araw kahit walang okasyon. Yung iba dyan, engineer, accountant, doktor, pwede lang sila magbarong, pwede lang sila mag-Amerikana kung may mga kasal, may mga binyan. Tayo, kahit walang okasyon, pwede tayong magsuot ng Amerikana, pwede tayong magsuot ng barong. So, simula no, nag-Amerikana na ako. Kahit mainit. Ano? Kahit mainit. No? So, yan. Masarap lang na yan. May mga frustrations din ako kasi dami talaga. Kasi dami kong may mga natatalo na client na nakulong dahil sa totoo naman walang kasalanan talaga eh. Totoo lang. Kaya lang, kahit anong gawin ko, ginawa ko naman alam. Supreme Court na ang nagsabi eh. Wala talaga eh. Alam mo yun. Yun, mga yung iba mga abogado nawawala yung kanilang idealism, no? Nagre-resort na sila sa under the table para lang manalo. Hindi ba pare? Bakit natin kailangan gawin yun? Hindi dapat abogado ganun. Kasi pag gumaganong kayo, hindi niyo lang sarili yung sinisira niyo eh. Sinisira niyo yung iba eh na abogadong matino eh. Alam mo yun? Kasi pag bad image yung abogado, damay kami lahat, di ba? Damay tayo lahat. Sir, ilang taon kayo bago kayo nag-pick up? Actually, picking up pa rin hanggang ngayon. Sa totoo lang. No, picking up pa rin ngayon. Halimbawa, no?
kayong may mga edad na, no, na abogado. Like say mga nasa 45 up na kayo, no? Tapos mayroon kayong stable na trabaho, no? O kaya sa government kayo, no? Ito lang kasi ang na-observe ko nung panahon nung nag-pandemic ng 2019, gutom talaga ang private practitioner. Gutom talaga yung ano, walang hearing ilang buwan, no? Walang pleading, wala lahat, no? Swerte ang nagtatrabaho sa gobyerno. Swerte ang mga government employee or sa corporation. Kahit sa corporation na lawyer, wala eh, kasi nag-stop operation yung iba eh. So, doon ko lang realize na, kasi ako, nagsabi talaga ako sa sarili ko, hindi ako mag-employ sa gobyerno. Magpa-private, practice ako. Pero right now, nag-employ na rin ako sa gobyerno. Di ba? Nasa connected na rin ako sa government. At the same time, magpa-practice. Kasi anytime, kung pwede naman ako umalis, may babalikan pa rin naman ako. Kaya hindi ko rin tatanggal yung practice ko. Ha? So, mas nung ako yung walang kasalanan. Sir, may, oo, malalaman mo yan, maraming nakukulong na walang kasalanan. No? O di kaya, kinulong sila sa bagay na halimbawa, ang dapat na kaso lang nila ay snatching, tapos ay nagiging illegal possession of explosives, unavailable yun, at saka life imprisonment. Tama ba naman yun? Asan ang justisya nun? Nag-snatch lang sila, tapos kinasukan sila ng illegal possession of explosives. Tapos na-convict pa sila. Di ba? So, alam mo yun, that is injustice at all. And then, ako ganito lang naman. Noong una, nung natatalo ako sa RTC level, parang nafe-feel ka na guilty. Ako, ina-appeal ako yung kaso. Minsan, pag wala na binabayad yung kliyente, ina-appeal ako pa rin. Ngayon, pagdating sa Court of Appeals, pagtalo pa rin ako, akyat ko pa rin sa Supreme Court. Pagtalo pa rin ako, nare-relieve na ako niyan. Kasi ako, ginawa ko ng lahat. Sila na yung nag-judge sa kliyente ko, hindi na ako eh. Kumbaga, ginawa ko ng lahat eh. O natalo ako sa RTC at hindi ko napila, baka ma-feel guilty ako. Pero ginalakad ko lahat hanggang sa Supreme Court, italo pa rin eh. Di ba? Talo pa rin eh. So, labas na ako doon, di ba? Ginawa ko naman ang lahat, parang ganun. Oo, hindi naman nakakatakot. Alam mo, from the very start, kung nakagawa talaga sila ng krimen, alam naman nila yun eh. Nag-guilty sila eh, from the very start eh. No, di ba? Kaya lang, hindi talaga perfect ang justice system natin eh. Kaya nga ayoko sa death penalty kasi hindi talaga perfect. Ang dami dyan nakulong na wala naman talaga kasalanan or may kasalanan pero hindi dapat sa angkop sa kanilang sentensya. Alam mo yun? So, kaya kung pinatay mo na yun, hindi wala natin pag-asa makalabas. Di ba? Hindi na pwede talaga yun. Oo, how do we present ourselves sa mga police, yung tipong respeto nila tayo kung may mga simpleng tanong tayo? Minsan kasi, natakot, tama yun. Lalo dito sa, lalo nitong panahon ni President Duterte, ang tatapang ng mga police. No? Hindi mo dapat pinapatulan. Minsan pag tinatanong mo, hindi ka pa sinasagot. Tatalikuran ka lang. Nandyan po ba yung kliyente ko, nakakulong? Hindi ka sasagutin na oo, hindi. Tatalikod lang sa iyo. Alam mo yun, parang bastos. May mga ganun. Kunin mo na lang pangalan, sulatan mo na lang si ganito, ganyan-ganyan, idaan mo na lang sa ganun. No, hindi mo pwedeng patulan yan. Saan mo ba maganda pumasok bata na lawyer? Sa PAO o sa law firm? In my opinion, PAO. Mas malaking sweldo ng PAO kaysa sa law firm. Tapos, mas ano yon? Mas babad ka sa private sa litigation pag PAO ka. Kasi pag law firm ka, hindi naman lahat nag-litigation, no? Hindi ganoon ang litigation sa law firm. Ang problema mo lang sa PAO, usually pare-pareho, no? Puro criminal case ang hawak mo diyan eh. Pare-pareho eh. Sa law firm naman, pwedeng civil, pwedeng criminal, pwedeng tax, pwedeng corpo, pwede kang ganoon. Kaya lang kung litigation talaga in 2 years pag sa PAO ka, talaga babad na babad ka. Ang galing-galing mo na nung pag-alis mo. Saka mas malaki yung sweldo. Okay? Okay, it's 11 o'clock. Maraming maganda, no? Parang ayoko pa tumigil, ha? Oh, may mga tanong kayo? Hindi, mag-practice kayo. Huwag kayo. Practice, hindi. Ang teaching kasi, brad, napakaliit ng sweldo ng teaching. Ano ka ba? Oh, mag-teach ka sa college, magkano lang sweldo, no? Diba? Magkano lang sweldo, napakaliit. Usually, gabi pa.
Ako, nag-teach ako dati sa GRU, no? College, negotiable instrument, obligation in contracts, wala. Ginawa ko lang sana parang libangan, pero wala, naabala lang ako eh. No? Okay, kung mahilig ka sa academe, kung college of law, ganyan, okay lang din ang prestige ng teaching. Kaya lang kung gusto mong kumita, gusto mong yumaman, hindi ka yayaman sa teaching. Yun lang naman ang point ko. Mag-practice ka. Tapos mag-teach ka ng mga ano, mga bagay na hindi ka masyado, hindi masyadong alam. Kumbaga, teach what you do not know. Diba? Ako ganun eh. Teach what you do not know para malaman mo. Thank you so much po sa ulitin. Sige, message na lang ako ha. May law firm po kayo sa Iloilo? Yes, meron po ako sa Iloilo. Connected ako sa LGU. And then at the same time, may law office ako sa Iloilo. May law office din ako sa Makati. And then dito sa Cavite. Ngayon, kasi ang ginagawa ko, kasi Kumo, solo lang talaga ako eh. Kaya lang, may mga, marami na tayong kaibigan na lawyers na pag hindi tayo pwede available, sila nag-a-attend. Tapos ngayon, marami mga underbar na magagaling na ginagawa kong virtual assistant or legal assistant, something like that. Nalimbawa, may gusto kong gagawin na, ano, may gagawin ako na contract or may gagawin ako na complaint. Ipapasa ko lang sa kanila, gagawin lang nila yon through email, tapos babalik nila sa akin, tapos na. Ganun na lang yon. So, tapos bayaran na lang namin GCash, no, per pleading na lang. Ganyan. Okay naman sila. Mukhang magandang racket din yon sa inyo kung may mga kilala kayong may law office, no, kahit usually singilin mo ng mga 1,000 per pleading, okay na yun. Yeah, 1,500, 2,000, ganyan per pleading, okay na yun. Gawa ka lang ng pleading, email-email na lang. Virtual. How much per pleading ang bayad sa inyo pag pagwa kayo? Depende sa pleading. Ang pleading kasi, mga usually, kwan yan eh. Ang dati, ang nagre-range ako sa 1,000 to 5,000 eh, depende. Pag pang Supreme Court na, pag pang Court of Appeals na, medyo malaki-laki yon, mga 5,000. Pero pagka dito-dito lang naman, mga motion or mga simpleng pleading, 1,500, 2,000, okay na. 3,000, okay na. Idea po kayo, schedule ng signing of the roll. Usually, ang signing of the roll niyan, after the oath-taking, mga 2 days after the oath-taking. Pero, inuuna nila yung mga taga-probinsya. Inuhuli yung mga taga-Metro Manila. Ah, na magandang pleading na gagawin, ano, pre-trial brief. Pre-trial brief kasi hindi mo kailangan mag-argue doon eh. Oh, ililistahin mo lang yung ano. Pre-trial brief o kaya ano ba? Complaint. Pwede naman complaint. Maganda naman ang complaint. Hindi ko alam, may mga law office pa pala na require na exam. No, kasi ako yung mga pinasukan ko na law office, hindi naman nag-i-exam. Mga maliliit lang kasi mga malalaki eh. Nag-exam ka pa doon eh. Nag-bar ka na nga, tapos nag-exam ka pa. Diba? Pumasa ka na nga sa bar, tapos may examing ka pa nila. Nung iba, yung pinapasokan ko, wala nang exam. Interview lang. Okay? Sige.